Guys, ito po, mag-i-start, ay sorry, mag-i-start na po ako ng cooking ng steam na tilapia, which is, alam niyo yung kimbi na piece na steam? Gayahin po natin yon. Ewan ko lang kung paano nila ginagawa, but I'm doing this, I work Hong Kong like for 13 years, and this is I always do before, or I did before, sa ano po, sa Hong Kong. So, nilagyan ko po ng asin yung isda for the meantime. And then mamaya po lalagyan natin siya ng mga kailangan nating ilagay. Guys, ready na yung aking steam. Ito yung isda kanina. At ito po ang aking isa sa hog. So, ang gagawin ko po dito, anuhin ko po ito. May asin na po ito kanina. Nilagyan ko na po yan ng asin. So, ang gagawin ko po dyan, imimix ko po siya. And then, ilalagay ko po siya sa gitna. Ganyan. Hanggang doon sa may ulo niya. Tapos po, I need to mix a little bit more. And then, ilalagay ko po siya sa ilalim. There. Yan po. Mix natin para medyo ano. Tigyan po natin ng konti. Para po mawala yung lansa ng isda, yung amoy, di ba? Kaya may ginger. And then, nalagyan ko po uli ng... Yan, sa ibabaw. Okay. Para po mawala yung lansa po ng isda, kaya po may marami po ito yung ginger. Magtitira po tayo ng konti and I will show you why. Kung bakit po tayo nagtitira ng konti. So, guys, medyo ready na po yung ating isda. Ready to steam na po yan. So, tatakpan ko po siya ngayon. And then may tubig na po 'yan sa ilalim, and then po pakukulaan po natin ang about. Sa ganitong kalaki, siguro mga 8 minutes. Depende po kasi sa timbang ng isda. So tingnan po natin ito sa mga 8 minutes, check natin kung luto na siya. Okay, guys. Wala po kaming steamer dito sa bahay kasi madalang po siyang umuwi dito. So ngayon, nag-improvise na lang po ako ng steamer. Okay? Nilagyan ko po siya. Medyo maliit po yung medyo kawali ko. Pero, nilagyan ko po siya ng tubig sa ilalim. Just about maybe to steam. Kung sakali po, yung enough water to steam na hindi naman po siya matutuyo. Like in 10 minutes like that. So, we are ready. Medyo malaki po yung ating kawali. Yung ating plato. Pero, since meron naman po place para singawan yung ano, steam ng ano, so ready to cook na po siya ngayon. I-prepare po natin sa cooking. So salang natin siya. And then I will turn on this one. So there you go, guys. Mali po pala. Ito yata. Sorry. Ano, hindi po pala to kalan ko, kaya ano, nakikikalan lang po ako. Okay, guys. Pag kumulo na po yung... Okay, let's say... Pwede naman po na kumulo na yung tubig bago nyo ilagay. At pwede na naman na orasan nyo lang. Ganyan. Since sabi ko mga 8 minutes, try nyo po kung kailan nakulo yung tubig. Pero the best... Tamad ko, di ba? And the best po, pakuluin nyo muna yung tubig. And then, saka nyo ilagay yung isda. Saka po urasan nyo ng mga around 8 minutes and it's done. And then later, habang nagpapakulo po ako nyan, ito pong natira. If we have another wok or like frying pan, ipapry po natin siya. And then after po natin siyang i-fry sa frying pan, I will pour it there. Kukunin ko po yung sabaw pala nito. And then I will pour it there pala, sorry, yung sabaw nun. Tapos ipapakulo ko siya and then I will put it together. I will show it to you later. Oh guys, look! Ano na siya? Steam na po siya. Nakikita niyo po kanina, dry siya. Ngayon po may konti na siyang sabaw. Oops, layo natin ng konti ang camera, ha? Nakikita niyo po yung sabaw. Yan po ang gagamitin natin mamaya. Nakaready na po ang aking kawali. Medyo luto na po siya ng konti. Just a little bit more minutes and we're good. Okay guys, ngayon, as I said, itong isda ay na-steam na po siya. Nakikita nyo po yung sabaw na yan.
Ang gagawin ko po ngayon ay igigisa ko po itong natira natin. Konti lang po ang oil. Kasi pag marami, alam niyo naman, although it's olive oil, but still oil pa rin siya. So, gagawin po natin, igigisa ko po to luya. And then po, there, igisa ko po siya. Pag medyo nagka-fragments na siya ng konti, lagay po natin siya. Yung ating natira kanina na okay, natira natin kaninang ang tawag po dito ay spring onion. Ito po ay natutunan ko when I was in Hong Kong. I cooked there. Dati po akong kungyan. Alam niyo po yung kungyan? Yung po yung katulong, domestic helper. I know, mga taga-Hong Kong, makikita niyo itong yung aking video. Alam ko, marunong din kayong gumawa nito kasi for sure, tinuruan kayo ng inyong mga employer. So, ngayon guys, ito po ay natutunan ko sa Hong Kong, which is nasarapan ako, so hindi ko siya nalimutan. Everyday po, may ganito kami kasi dapat may guys, okay, alin ba dito? Ito ba yun? Okay guys, ito po kanina, ay iniinit ko na lang kasi lumamig na. So, naisalin ko siya actually kanina, so hindi nyo nakita kasi may distorbo kanina. So ngayon, ang ginawa ko po dito ay, since yan, umiinit na siya, umakulong na siya. So ngayon guys, isasalin ko siya dito sa ating isda. Ganyan lang po yan. Okay? Ganyan lang po siya. Natutunan ko po yan sa Hong Kong. Kaya guys, for sure, kung gusto, actually, pwede nyo po itong i-ano sa restaurant. Parang sa Kimby po ito kasi. Yan. So guys, look. It's ready to eat. Kung gusto nyo, lagyan nyo siya, i-garnish nyo siya ng parsley or coriander sa tabi, sa gitna, sa ibabaw, whatever you like. Just a presentation. Para lang guys. Para lang guys. Ngayon po, yung isda, ang ginagamit ko talaga dyan is, yung grouper? Sa Tagalog, is lapu-lapu. Lapu-lapu na kulay itim po. Kasi yung pula, medyo parang matigas yun eh. Natitigasan ako sa laman niya. So, yung itim na lapu-lapu po ang talagang pang ano po dito, pang steam. Pero dahil wala po kami, maliliit po kasi nakita namin, like, hindi kasi sa amin dalawa, baka mag-away kami. So, we decided to use the tilapia na lang po, guys. Yummy, so, oh. It's look like yummy and I promise it's yummy. Let's go, let's eat! Okay, let's eat! Yay! Okay. Hindi ko may baba doon. Kaya na tayo.